sabay-sabay nagpupuri dahil inako ng Kristong Hari, kaligtasan ng kanyang lipi. Bayan'y nagpupuri sabay-sabay nagpupuri. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Panginoong Jesus, binigyan mo kami ng bagong buhay. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus, pinapatawad mo ang aming mga kasalanan. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus, binabahagi mo sa amin ang iyong katawan at dugo sa Eucharistia. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng Diyos Amang makapangyarihan. Patawarin ang ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Walhati sa Diyos sa kalitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Inupuri ka at ipinagdarangal, sinasamba at tatangin sa dakilang kalwalhatian. Panginoon naming Diyos sa ginaglangin, Amang makapangyarihan. Kasalanan sa libutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Nagaluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa akin. Malamang ang banal, Panginoon, Jesu Kristo, kasama na Espiritu, salwalhati ng Ama. Amen, 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 amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang paglingkuran ka ayon sa iyong kasiyahan ay kaloob na iyong ibinibigay sa iyong mga hinirang. Gawin mo po na ang iyong mga pangako
ay aming mapakinabangan ayon sa paraan na iyong kinalulugdan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Deuteronomio. Sinabi ni Moises sa mga tao, "Matakot kayo sa Panginoon, ang inyong Diyos, at sundin ang lahat ng kanyang mga utos at mga tuntunin habang kayo'y nabubuhay. Kung ito'y susundin ninyo, hahaba ang inyong buhay. Kaya nga, dinggin ninyo ito at sunding mabuti. Kung magkagayoy, mapapanuto kayo at lalaki ang inyong lahi pagdating ninyo sa lupaing ipinangako niya sa inyo, sa lupaing sagana sa lahat ng bagay. Dinggin mo, Israel, ang Panginoong ating Diyos at siya lamang Panginoon. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, kaluluwa at lakas. Ang mga utos niya'y itanim mo sa iyong isip." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poong aking kalakasan, iniibig kitang tunay. Poong aking kalakasan, iniibig kitang tunay. O Panginoong kong aking kalakasan, minamahal kita ng tunay na tunay. Panginooy, batong hindi matitibag, matibay kong muog at tagapagligtas. Poong aking kalakasan, iniibig kitang tunay. Diyos ko ang sa akin ay siyang nag-iingat, tagapagtanggol ko at aking kalasag. Sa iyo, Panginoon, ako'y tumatawag. Sa mga kaaway, ako'y iyong iligtas. Poong aking kalakasan, iniibig kitang tunay. Panginooy buhay, siya'y tagapagligtas. Matibay kong muog, purihin ng lahat. Sa piniling hari, dakilang tagumpay. Ang kaloob ng Diyos sa kanyang hinirang. Poong aking kalakasan, iniibig kitang tunay. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Mga kapatid, dati sa matandang tipan, maraming saserdote ang naghahali-halili sapagkat namamatay sila at hindi nakapagpapatuloy sa panunungkulan. Ngunit si Jesus ay buhay magpakailanman at hindi siya mahahalinlan sa kanyang pagkasaserdote. Dahil nga riyan, lubusan niyang maililigtas ang lahat ng lumalapit sa Diyos sa pamamagitan niya, sapagkat siya'y nabubuhay magpakailanman upang mamamagitan para sa kanila. Si Jesus, kung gayon, ang dakilang saserdoteng makatutugon sa ating pangangailangan. Siya'y banal, walang kapintasan o kasalanan, nahihiwalay sa mga makasalanan, at mataas pa kaysa sangkalangitan. Hindi siya katulad ng mga ibang dakilang saserdote na kailangang maghandog ng mga hain araw-araw. Unay para sa sarili nilang kasalanan at pagkatapos para sa kasalanan ng mga tao. Minsang naghandog si Jesus at iya'y pang magpakailanman nang ihandog niya ang kanyang sarili. May mga kahinaan ang mga dakilang saserdoteng hinirang ayon sa kautusan. Subalit ang saserdoteng hinirang na may panunumpa ay ang anak.
banal magpakailanman. At ang panunumpa ng Diyos ay huling dumating kaysa kautusan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. At sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panakong iyon, lumapit ang isa sa mga eskriba kay Jesus at tinanong siya, alin pong utos ang pinakamahalaga? Sumagot si Jesus, ito ang pinakamahalagang utos. Pakinggan mo, Israel. Ang Panginoon na ating Diyos, siya lamang ang Panginoon. Ibigin mo ang Panginoong mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong pag-iisip, at ng buong lakas. Ito naman ang pangalawa. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Wala nang ibang utos na hihigit pa sa mga ito. Tama po, Guru. Wika ng eskriba, totoo ang sinabi ninyo, iisa ang Diyos at wala nang iba liban sa Kanya. At ang umibig sa Kanya ng buong puso, nang buong pag-iisip at buong lakas, at ang umibig sa kapwa gaya ng kanyang sarili ay higit na mahalaga kaysa magdala ng lahat ng handog na susunugin at iba pang mga akin. Nakita ni Jesus na matalino ang kanyang sagot. Kaya sinabi niya,
Malapit ka nang mapabilang sa mga pinaghaharian ng Diyos. At wala nang nangahas magtanong kay Jesus mula noon. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo na po ang lahat. Sa pamamagitan po ng ating Ebanghelyo ngayong umaga, ibig ipaalam sa ating lahat ng ating Panginoong Jesus na ang dapat maging pinakabuhay natin dito sa lupa, minamahal natin ng husto ang Diyos. At bilang pagmamahal natin sa Diyos, mahalin natin ang lahat ng ating kapwa. At sa ating pagmamahal sa kapwa, lagi-lagi tayong naglilingkod. Lagi-lagi tayong nagkakawang gawa. Walang tigil tayong nag-aalay kapwa. Lagi natin kinakalimutan ang ating sarili. Ang iniisip natin lagi ay ang kapakanan ng iba. At lagi tayong gumagawa ng mabuti sa lahat ng tao. Iniiwasan natin gumawa ng anumang masama laban kanino man. At sa bawat saglit, sinisikapan natin magkaroon lagi-lagi ng magandang pakikitungo sa lahat ng tao. Yan ang gusto ng ating Panginoon, maging buhay natin dito sa lupa. At kung nagampanan natin yan, kung dumating ang ating oras na mamatay, tanggap kaagad tayo sa langit ang pagmamahal sa Diyos, pagmamahal sa kapwa. Yan po ang pinaka-passport natin patungong langit. Ang hindi gaanong nagmamahal, hindi matatanggap sa langit. Kaya kung ibig ninyong matanggap kaagad sa langit pagkatapos ng inyong buhay sa lupa, laging minamahal ang Diyos, laging minamahal ang ating kapwa, lagi tayong naglilingkod. Kaya tumayo po tayo at ipakayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may katlong araw, nabuhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat.
Doon magmumulang paririto at tuhokom sa mga nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng mga nangamatay na tao at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ay, minamahal kong mga kapatid, sa pag-ibig ng Ama, tayo ay nagkakabuklod, kaya buong tiwala tayong dumulog sa kanyang makabagin at mapagpalang pagmamahal. Buong puso tayong manalangin at ang ating tugon, Diyos na mapagmahal, dinggin mo kami. Diyos na mapagmahal, dinggin mo kami. Para sa simbahan, isagawa nawa niya ang diwa ng pagmamahal at gawing batayan ito sa pakikitungo sa aming mga kapatid na nahiwalay sa aming pananampalataya. Manalangin tayo. Diyos na mapagmahal, dinggin mo kami. Para sa mga doktor, mga nurse at lahat ng nag-aalaga sa may sakit, patatagin at pagpalain nawa sila sa kanilang katapatan at buong pusong paglilingkod sa kanilang kapwa sa panahon ng pandemya. Manalangin tayo. Diyos na mapagmahal, dinggin mo kami. Para sa buong daigdig, huwag nawa kaming panghinaan ng loob sa gitna ng krisis na aming hinaharap. Bagkos, patuloy nawa kaming umasa sa tulong mo, O Diyos, at ng aming kapwa. Manalangin tayo. Diyos na mapagmahal, dinggin mo kami. Para sa aming mga natitipon ngayon, masalamin nawa namin sa aming pamumuhay ang buong pusong paghahandog at pagmamahal ni Kristo upang hindi kami maging makasarili sa aming paglilingkod sa kapwa. Manalangin tayo. Diyos na mapagmahal, dinggin mo kami. Para sa mga pumanaw, tuluyan at lubos nawa nilang madama ang pag-ibig ni Hesukristo sa piling ng Diyos Ama. Manalangin tayo. Diyos na mapagmahal, dinggin mo kami. Mapagmahal naming Ama, dinggin mo ang mga pagsusumamo sa iyo ng iyong kawan. Gawin mo nawang dadisay ang aming puso upang sa aming pagmamahal, mabigyan ka namin ng tapat na pagsamba at makapaglingkod kami sa kapwa ng may kababaang loob. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na anak mo at aming Panginoon. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Lahat ay biyaya, aming itanggol.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo upang ang pag-aakin natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang pag-aakin namin na ito ay maging dalisay nawa at maging banal na pakikinabang na pakikinabang namin sa iyong awang dakila sa pamamagitan ni Jesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Nasa iyo ang aming buhay, pagkilos at pag-ira. Sa pamumukay namin araw-araw, tinatamasa namin ang iyong pagmamahal. Sa pag-ibig mo, ipinunla sa sangkatauhan ang Espiritu Santo na unang aning bigay ng Ama mong naglagak sa amin ng katiyakan na nakalaang mabukay kami sa piling mo kailanman. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka pong may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian, langit lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan. Inarapilan ng lahat ang naparito mo, anak, na siyang nagulat sa bulan, sa pilay ay nagpalakad at nagiramay sa lahat. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesu Kristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon
iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyo lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ikakandu para sa inyo." Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lakad ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga katalanan. Gawin ninyo ito sa pag-aalala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-aalala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami ay iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magkasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco, aming Papa, Jose, aming Obispo, at ng Tanang Kaparean. Alalakanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asa na sila ay muling mabubuhay. Gayon din ang lakat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas.
kaisa ng makal na Birgen Maria na ina ng Diyos, nang kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namukay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lakat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipakayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambakin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin hinihiling namin, Ama, iadya mo kami sa lakat ng masama. Pagkalooban kami ng kapayapaan sa araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lakat ng kapakabakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapakayag ng tagapagligtas namin si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungkayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin.
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayakan sa kanyang bigin. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmakaw, magkaroon nawa ng karagdagan bunga ang iyong ginagampanan sa aming banal na pakikinabang.
upang sa aming pagsasalo maging handa kaming tumanggap sa katuparan ng pangako mo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Umainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Kaawaan kayo ng Diyos at gawaran niya ng pagbabasbas ang inyong mga larawan, mga dasalan, at mga ibang religious articles upang makatulong sa inyong kasalukuyang buhay sa ikauunlad sa paggawa ng kabutihan upang inyong makamit ang ligaya sa kalangitan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang misa. Humayo tayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Nazareno, iligtas mo kami sa